Hello everyone! Hello po sa aking mga ka-travel buddies dyan. So, narito na po ulit si CRIS TV. So, in this video is pag-uusapan natin kung paano ba makukuha yung green passport o yung green pass at yung vaccination certificate. So, dito sa Israel is this coming March 7 is mag-i-start na hindi ka na pwedeng makapasok sa mga malls, cinemas, all theaters, mga sports facilities, gym, and also restaurant kung wala kang green pass na merong nakalagay na barcode. So, sa video na to, isipapakita ko kung paano ba natin makakakuha tayo ng barcode, na may barcode yung ating vaccination certificate at yung ating green pass. So, dito sa Israel is implemented na sa Ministry of Health or MOH, yung three ways o yung three ways kung paano ka makakakuha ng green pass. So, una is yung link na ilalagay ko sa description. Is pangalawa naman is yung link na manggagaling sa Google Play Store. Yon. At pangatlo, yung tipong pupunta ka mismo sa Clalit Insurance mo para doon ka makakuha ng iyong green pass. So, yun yung three ways. So, napaka-importante nito. So, yun ay magkakaroon ka lamang ng green pass kung ikaw is vaccinated ng dalawang beses. So, sa una kong vlog na naroon yung unang, yung first vlog ko nung ako ay nagkaroon ng first vaccine ko nung December 24th at ang aking second vaccine is January 14th. So, ipapakita ko rin doon yung certification ko on that time na ako ay right after ng second vaccine is aking right after is ibinigay agad ni Clalit Insurance. So, napakalaking bagay na mayroon kang vaccine at saka yung green pass. Kasi parang darating na ulit tayo sa normal na tayo in makakapag-mall, makakapasok na ulit tayo sa mga restaurants, sa mga theater, cinema. So, magbubukas na ulit yan. So, unti-unti na ditong binubuksan. Ngayon, yung mga ganyang facilities. Kasi talagang isang taon din, almost one year din na tipong pandemic na talagang on and off yung stay, yung lockdown dito sa Israel, na every holiday is talagang nagde-declare sila ng seger or ng lockdown. So, I hope na magustuhan ninyo yung video na to kung paano ba makuha yung three ways ng pagkuha ng green pass. Madali lang yon. So, sa iba, is talagang hindi nila talaga makuha yung kanilang green pass kasi sa dami ng pumapasok dun sa link. Kasi, once na sabay-sabay na kumukuha ng link, is mahirap talaga pagsabay-sabay na kinukuha yung sa link na yon. Kasi, ang dami. Kasi, hindi lang naman mga foreign worker lang ang kukuha ng green pass, kundi tayo din mga Israeli pala. Hindi lang naman mostly Israelis lang ang kukuha, kundi tayo ding mga foreign worker. So, dito sa mga foreign worker is ang iba nahihirapan talaga kasi ilang trial. So, naandun yung way ng tipong step-by-step ng pagkuha ng green passport. So, meron dong Ibrit or Hebrew at meron din namang English. So, syempre, as a foreign worker, is English lang ikiklik mo. Then, ang payo ko lang, kalimitan kasi doon sa yung pagkuha is, minsan kasi hindi updated si Clalit Insurance mo, kaya ang naka-update doon is yung old passport mo. Kaya laging trial, try again ang nakalagay. Something went wrong, yun ang nakalagay doon. So, itry nyo yung old passport number ninyo at yung new passport number ninyo para in case na makuha nyo. Kasi, ang dami talagang nagtatrial doon sa system na yon. So, ako naman, on that time, is naka 10 times ng trial sa pag-a-attempt ko na makakuha ng green pass barcode, na may barcode. Kasi kailangan talaga yung may barcode. Valid din naman yung vaccination certificate na right after ng second dose ng vaccine mo is
ibibigay na sa iyo yung vaccination certificate, which is ang nakalagay lang naman doon is yung kung kailan ka nagpa-vaccine ng first and second vaccine at saka yung lifespan na tipong 6 months lamang yung lifespan ng vaccination sa ating bodies. So sa akin, this coming July 20, I think, or July 21 is tapos na. So wala pang sinasabi si MOH kung yun ba is magpapavaccine ulit ng panibago or wait na lang kasi sa susunod. So ang kagandahan nito is pwede na nating magamit yung green passport na tinatawag o yung green pass na ipiprint nyo lang yon sa na isesend ang MOH sa inyo sa inyong email na naka PDF file. Then saka pa ninyo yon maiprint or pwede nyo namang i-screenshot once na kayo na i-screenshot nyo na lang para once na papasok kayo sa mall, sa theater, cinema, yung mga sports facilities, mga gym, restaurants is ipapakita nyo, ipipresent nyo lang yung mismong vaccination certificate na may barcode. Yon. Kasi mahalaga talaga yon. Kaya dapat is meron kayo noon. Kasi yun na yung patakaran ngayon. Nasa new normal na tayo na tipong lagi tayong nakamask at palagi din tayong naka-social distancing. Kasi hindi naman kasi 100% yung vaccine na makakapagpatapos ng lahat. But we are in a positive way na tipong matapos na nga yung itong pandemic outbreak na ito dahil talagang marami na ang gusto at naiinip na tipong maging normal, na tipong makapag-day off na rin every week. Although wala na ngayong lockdown, sana talaga matapos na ito at yung vaccine is makapagbigay na uli ng bagong pag-asa sa atin. So guys, at sana magustuhan ninyo, ibibigay ko yung tutorial dito sa susunod na video. Okay? Punta muna tayo sa aking link. So narito sa may ano ko yung link. Ito yung green passport link. Ito yung first step. So ayan. Just once. Nandyan yung first step. So ayan. Naglo-load pa siya. So, ito, naka-English. Dito sa part na to, narito yung, dito sa may abrit, sa may right, sa may top left side, narito yung abrit. So, mayroon dyan English. Then, pindutin nyo tong green pass. So, pili tayo ng color. So, ito yung green pass. Yan. Then, yan. So, itataas nyo lang siya. So, ngayon. Wait lang. So, dapat iwala na to. Then, click nyo tong green pass. Then, yung inyong passport. So, ito yung akin ngayong passport. P726. So, ito yung sa akin. Tapos, yung phone number ko, 055-986-2934. So, nakalagay dyan, lagay niya doon yung date, 16/04/1987. So, yan. So, yung email ad ko is itong CRIS. Nakalagay na siya. Then, click nyo lang tong dalawa. Then, i-next nyo lang siya. So, yung verify, hintay lang natin. So, yun, 379-379-478. So, nag-chat na sa akin yung sa number ko, yung code. So, wait lang natin yung sa code. So, doon tayo sa green pass yung ating. So, intay lang tayo. Intay lang natin siya na kasi talaga nilulod. Ang dami kasing nagtatry na nagtatry. So, yan, in this part is intay lang natin yung emailed. So, ito, sa download, no? So, nandyan na yan. Congrats. So, yan, nakalagay, green pass status, the number, yun. Link, identification. So, congrats, you're. Pwede nyo namang i-download. May nakalagay na download na ganyan. So, iintay nyo lang. Pero ang sa akin, hindi ko siya i-download. Kasi meron ditong ipapasa sa akin si Yahoo Mail. So, ito, from Yahoo, nag-chat sa akin si Yahoo. At ito ang Ministry of Health. So, iano ko lang, download nyo lang yung PDF file niya. Punta lang kayo sa Yahoo Mail nyo. Then, ito na yung aking barcode.
So, yan yung sa aking barcode, di ba? So, ngayon, ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano naman kumuha ng vaccination certificate. So, ito yung sa vaccination certificate. So, kukuha naman tayo ng vaccination certificate. So, ito ang vaccination certificate. Then, passport. Then, yung number, yung passport ulit natin. Then, yung ating number. 055-986-2934. Then, narito yung isa sa birth date natin. Kailangan is day muna, 04 April 1987. Then, yung emailed ad, nakalagay na sa akin dyan. Then, click nyo lang itong dalawang box. So, nakalagay dyan yung dalawang box na yan. I-next nyo lang. Then, magsasubmit na ulit siya ng number. So, verified. So, magano 388-419. So, yun ang aking code para sa vaccine certification, sa vaccination certification. So, buti wala ngayong aberya na ako ay mabilis nakakakuha ng aking mga gagamitin ng mga vaccination certification at yung sa aking green pass. So, wait lang natin siya hanggang sa yan. So, the vaccination certificate status is an official document confirming you are vaccinated. So yan, nakalagay siya dyan. So, the vaccination certificate. So, naka-download na yung certificate natin. So, sa akin, hindi ako nagda-download nito kasi antagal. Pwede mo nyo siyang i-download ng ganyan. Makikita mo siya. Kung gusto mo, makikita mo siya ngayon sa download. Punta ka sa My Files at punta ka sa Download. So, ngayon, makikita mo dito yung sa Downloads. Wait lang, kasi hindi pa siya nakaano. So, ang sa akin, ang ginagawa ko, punta lang ulit ako sa aking Yahoo Mail. At ito na ngayon yung sa aking Yahoo Mail. So, click ko lang to, yung sa aking PDF file. So, ito yung PDF file ko. So, yan ang aking certification. So, yan guys, yung certification ko. Diba, narito na yung aking ganyan, yung info ko, nandyan lahat. So, yan, nandyan to yung passport number ko. So, guys, so I hope na ma-enjoy ninyo at makakuha rin kayo ng green passport. And stay safe and love, love, love everyone.